A Makati court has ordered Ray Joseph Nieto, the blogger behind Thinking Pinoy, to pay Jofer Elaurio, who is behind the Pinoy Apo blog, 350,000 pesos in damages and attorney's fees after it ruled that Nieto violated Laurio's right to privacy. Nieto exposed Laurio's identity, published her user credentials, and the name of her law school without her consent. The court rejected his claim that he did it for a journalistic purpose. The court ruled instead his blog is not entitled to constitutional protection as a form of free speech because it seems to instigate hatred against Laurio. To discuss this further, we're joined this morning by blogger Jover Laurio. Jover, good morning. Welcome to the program. Hi, good morning, Mike. All right, Jover, let me begin with your reaction to this ruling of the Makati court. So it ruled that RG Nieto violated your right to privacy when you divulged your identity as a blogger behind the Pinoy Ako blog and was ordered to pay damages. How do you feel about it? Relief. Parang kasi ang tagal na din ng kaso na to. It's been like 5 years, magpa 5 years na. Pero ano, mas relief ka, masaya, pero bumalik lahat ng trauma. Kasi I remember those times na nakatingin ako lagi sa likod ko na feeling ko may mananakit sa akin. Bumalik, pero at least okay na siya. Finally, justice is there. So, ganun yung feeling actually. Balikan natin, Jover, kung anong nangyari. No? So, you put up itong Pinoy Ako Vlog. Ano yung dahilan kung bakit nag-create ka nitong Pinoy Ako Vlog and bakit ginusto mo na anonymous ito? Hindi ka nagpakilala. During that time, ang daming trolls, matatakot ka talaga. Kung sasalita ka against the government, dudumugin ka na agad ng trolls. Kaya yung parang naging ano ko siya, naging outlet ko siya. During one time, I had this public post na nag-viral. Ayun, sinugod nila ako. And then, so, nag-decide ako just to voice out my opinion na hindi ako matatakot. Ginawa ko yung page. And it's for anonymous talaga siya, Mike. Kumbaga, hindi siya para ma-expose ako kasi magpipribadong tao ako that time. But suddenly, Thinking Pinoy found a way na makita yung credentials ko and all. At saka, ayun, dinox nila ako. Mm-hmm. Paano ka naapektuhan nung inilabas na ni RJ Nieto yung identity mo, no? Itong tinatawag na doxing, as you called it. So nilagay doon yung pangalan mo, user credentials. Ang pangalan, yung tirahan, kung saan ako, saan ka trabaho, yung school. Nag-resign ako from my job. Nagtook ako ng leave like for 1 month. Kasi natatakot ako. Tapos may pumunta na sa bahay noon to harass me. Lumipat ako ng bahay. Tumigil ako sa school. Ganun lahat yung epekto. In fact, hindi ko na natapos yung school ko. Ang argument ni Nieto, no, sabi niya, nilagay mo naman daw publicly yung information mo sa Facebook page under the name Jover Laurio. So paano mo sinagot itong defense na ito ni... Besides, it's under name Jover Laurio. Dati, Pinoy Ako Vlog is Pinoy Ako Vlog. Kumbaga, it started as anonymous talaga. So, oo, yung name ko, Jover Laurio, is in public. Pero hindi siya connected doon dapat. Kasi yung parang right naman natin na maging anonymous ka. Kumbaga, since may malis yung kanyang pag-duck sa akin, kaya na-apektuhan talaga ako. Nagulo yung buong buhay ko, Mike. There are times na may pumunta na sa amin sa bahay na tinitirahan ko sa Makati na parang nagpo-profile sa akin. Right there and then, and that time, nagkikimo pa mama ko sa PGH. Alsa balutan kami mag-iina para makahanap ng malilipatan. Ganun kalaki yung naging epekto niya sa akin. Bakit kaya ganun yung naging effect, Jover, no? Because, as sinasabi ng court, yung blog post instigated hatred against you. Pero why would it go to the extent na maudyupad yung itong mga taong ito na puntahan ka sa bahay mo and do a profiling or send harassing messages against you? Bakit umabot sa puntong gano'n? Kasi nag-live siya. Nag-live siya, nag-FB live siya na ito si Jover, dito makatira. Nag-live siya, sinabi niya kung saan ako nag-aaral.
saan ako nagtatrabaho. Or nag-encourage siya people na puntahan ako to harm me. Parang ganun yung naging epekto ng live niya. Kasi hindi lang to vlog na written vlog, hindi. Nag-FB live talaga siya. And we have recorded that. Tapos yun yung sinabit namin as evidence sa court. Jover, isa pang defense, no? Ni-raise ni Nieto, eh, he did it for a journalistic purpose daw. Of course, ang sinabi ng korte, hindi naman niya ma-cite. Not even a single tenet of journalism. So instead, the blog was published for personal profit. Una, do you agree with this determination of court that my distinction, ang blogger is yes. not a journalist? How important yes, is that? Kasi yung blogger niya, kasi yung blog niya kasi it's my Google AdSense. Kumbaga, dun siya kumikita. And bawat click doon, sorry, kikita siya. Parang for pampansarili niya lang. At saka wala namang order from anyone na, like from NBA na gawin mo to. Or anyone from his boss na journalist. Kung journalist na siya, siyempre may boss. Wala naman siya nagpakita order na ang boss niya nag-order na ito ang gawin mo. Wala. Kumbaga, nakita ng korte na ginawa niya lang yun sa pansarili niya. So, I think one concern dito is there are also journalists who are actually trying to let's not say profit, pero you have to earn a living, diba? So there are also journalists who are earning through similar means like a blog or... Pero nakita kasi ng court yung malis. Parang nakita ng court yung malis na ginawa niya. Kasi aside yun sa vlog, may mga video pa na like nag-encourage siya na saktan ako. Nandun sa decision ng court. Yung sinasabi niya, necropolitics, yung ganun. Do you agree with yung implication kasi ng ruling? Do you agree with the implication of the ruling na if you are a journalist, you have to live by certain tenets of journalism? Merong code that you have to live by, you should probably be a member of an organization. Yun ang implication based on the questioning, based on the narration ng court. Do you agree with that? That for someone to be called a journalist, hindi pwedeng self-proclaim that I am a journalist, therefore I'm a journalist. There has to be some standard for you to be considered a journalist. Yes naman. Kasi para doon, di ba naman yung ethics, journalism, ethics doon? Para yun doon eh. Kasi anyone can say na journalist ako, tapos mambabalahura ka lang naman. Parang ganun. Parang it's not okay anymore. Just like what happened sa ano. Yung, meron din kasing in the Supreme Court, yung latest decision, diba? Yung parang may certain standard na kailangan nandun dapat yung journalist, hindi pwede kasi na kasi it's a noble profession naman, diba Mike? Kung what you're doing, it's a service to sa bansa natin. Pero kung masisira yung pangalan ng journalist just because one of you is behaving badly, parang hindi naman yung fair yun. I agree with the decision of the court. And one other finding, hindi ito protected speech. Kasi ang argument niya, this is free speech. I have the right to say what I want. Ang sabi ng Korte Suprema, that's not protected speech because it tended to instigate hatred towards you. Reaction mo doon sa speech. Which is right naman. Kasi yun nga, nag-start ka ng anonymous, tapos someone ducks you, and then napahama ka, yung naharas ka, cause you sleepless nights, cause your mental health and all. Alam mo, hindi lang yung sa mental health eh. Kasi din panahon na nawala sa'yo during those times. Kasi naman yung right ng isang tao, natatapos yun kung saan yung right ng isang tao nagsisimula. Kaya hindi dapat yun mangyari kahit kanino man. And Jover, bakit damages under the Data Privacy Act yung pinili mong remedy for this? Hindi ka nag-file ng cyber libel or libel. Kasi may sinusuporta nito yung decriminalize ng libel kasi nag-limit din siya sa mga pwedeng gawin ng mga journalists natin. Pag parang nagiging weapon kasi yung libel na kahit totoo yung sinasabi ng journalist natin, hindi mo lang makapagkabaw ng mabuti kasi pinatakot sa libel. Kaya mas pinili ko na yung
sa Data Privacy Act. At saka yun naman talaga kasi yung element of the case, Mike. Kumbaga, kinuha nila yung data ko in private na meron silang intent malice. Pasok naman kasi siya sa element ng Data Privacy Act. Kaya my lawyers, yung Alliance ng Abogado Makabayan, yung ALAB, sila Attorney Pilo, Attorney Jego, decided na yun nilang yung i-file. What do you think is the impact of this ruling on other cases and possibly on involving bloggers or social media content creators? Anong message ng ruling na to for them? Siguro feeling ko, they will be more careful this time. Kasi may mga ang ibang blogger kasi parang ano, okay lang sa kanila na i-dox out ka. Parang okay lang sa kanila yung ganun na hindi nila alam na magbabago yung buhay mo after that. Siguro it will, parang kasi ewan ko kung meron na nangyari dito na napag-desisyonan sa data privacy. I think ito yung first time na nabasa ko din na ang data privacy nag-decide in favor sa nag-akusa. At saka magiging precedent din to na hindi pwede kang basta-basta maglabas ng data kasi nakalagay doon na without consent na hindi ka na kahit lalo na pag private yung tao. Diba? Para maging precedent to sa mga susunod na panahon na I mean, ang mga magiging ano, at least magiging matapang ka kasi ang batas kasi, may batas tayo na pinoprotektahan tayo. Kung we can use that, meron tayong we can use the law na pag halimbawa may nangyari sa iyong ganyan, na maapektuhan ang buhay mo, pwede mong magamit yan para protektahan sarili mo. Na hindi kailangan maghanap ng iba pang means na para mas masaktan pa lalo. Kasi dati ang naisip ko noon, what will I do? Kasi magastos talaga siya, Mike. Mahirap, tedious, matagal. Eh, ito lang yung paraan alam ko na poprotektahan ako ng batas. So kung ano man magiging epekto nito, siguro yung mga freedom fighter, yung mga lumalaban para sa katotohanan, yung parang hindi na sila matatakot kasi meron namang batas na magpuprotekta sa kanila. How did you manage in terms of legal fees? Sabi mo nga, magastos. Alliance, yung ALAB lawyers, wala akong bayad sa kanila nung acceptance fee or retainer's fee. Ang binabayaran ko lang sa kanila per appearance. Pero syempre, kahit ganun, magastos pa rin siya kasi monthly yun. Since the beginning, tapos syempre, kailangan mo rin bayaran yung mga documents for printing, yung mga ganun. May mga for photocopy, yung ano siya, kasi sa akin na simple lang, yung simple pang pahanap buhay lang. Syempre, malaki yung bagay yung binabayad yung appearance, lalo na ngayon. Pambayad mo na yan sa kuryente sa bahay. Yun, kinakaya naman. May mga tumulong naman ng punti. May tumulong naman mo sa simula. At syempre, hindi naman forever nilingi ka ng tulong kasi may kanya-kanyang kasusundin yung iba. Later, on the other case, ako na yung nagbabayad talaga. Nagpapasalamat ako sa ALAB kasi kung may acceptance fee pa yun, hindi ko alam kung mapapatuloy ko yung ano. Hindi ko alam kung papatuloy ko yung kaso. Marami din nagbigay ng moral support along the way. Yung kasama, mga friend mo na journal, mga friends ko na journalists, mga bloggers, mga freedom fighters, ganun din. Jover, nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na makausap si Mr. Nieto? I mean, nagkaharap kayo personally during the hearing? Nagkaharap kami. Mm-hmm. Actually, Mike, ang gusto ko lang itong simula sana is ano, a public apology. Yun lang talaga sana yung gusto ko. And I told my lawyer that in case na magkaroon ng settlement along the way, yung parang yun ko lang yun. Pero ayaw niya. What about Sasot? Another blogger who was initially among the defendants. Nagkaroon ba kayo ng settlement? Anong naging usapan nito? Nagkausap kami, nagkaayos kami doon. May mga certain things kami na inayos. Kaya, sex is ano, ano ba? Nagkausap kami ng maayos na hindi nagbabangay. Nagbabay na yan. Kaya yung parang nagkaroon ng settlement. Tapos kaya, ano na, kumbaga, I decided na to exclude her sa case. Now, nagkausap kami. And
Jover, you were one of a few bloggers at the start of the previous administration who stood up against his supporters who were all over social media. Pero what price did you pay for this? At what cost? And how was your personal life affected? Has it been worth it? Ano pa, ano pa? Yun, ang isa sa mga negative na naging price na sa akin is nawindang yung buhay mo, hindi ako nakatapos sa law school, tapos palipat-lipat ako ng Tiranda time. Pero yung isang positive naman is marami palang katulad ko. There is a community out there na lumalaban para sa katotohanan. You gain friends. You gain parang ano, parang support na hindi mo kalain na pwede palang ibigay sa'yo. So yun yung maging, tapos yung personal life ko kasi right now, somehow it affect us, pero parang ang hirap i-discuss here. Pero kinakaya naman, mahirap siya sa simula. Kinaya along the way. Kasi lagi ko sinasabi na hindi naman po para sa sarili ko eh. Kumbaga someday, I will look back na tumindig ako para sa tama. Siguro hindi na ako masyadong active ngayon kasi I have my daughter to think about. Pero patuloy na titindig in my own little way, man. Yun. That note, thank you so much for joining us this morning, Drover Lowry. Thank you, Mike.